What's up mga kabro, and for today's video, ayan, motovlog muna tayo. And pag-usapan natin dito yung issue about sa full tire haggard na ininstall ko dito sa Honda Click 125i ko. So ayan mga kabro, ano, i-share ko yung experience ko dito after 7 months kong ininstall. So bago ka magpa-install or magpakabit ng full tire haggard, kailangan mo mapanood dito. So ayan, silipin natin yung full tire hugger na naka-install dito sa Honda Click na to. So ayan, kung mapapansin nyo, intact na naman siya. Ayan, intact. Talagang hindi ko makalog maigpet. Kasi nga, ayan, nagpalit na ako ng ayan, likod nitong air filter. Ayan, kung mapapansin, ito yung air filter natin. And itong likod na to, na pinagkakabitan nitong ating full tire hugger dito sa may dulo, ayan yung tornilyo na yan, is naputol na. So, ibig sabihin, bago na to, andyan luma is, ayan, papakita ko sa inyo yung luma. So, ito yung itsura ng luma. Ayan, naputol. Ayan, tuloy ako. Ano? Naputol yung pinagkakabitan nito. And alam niyo ba, based on my own experience, lagi ako nagpapahigpit nitong full tire hugger na to, yung pinagkakabitan nito, ito. Yung tornilyo na yan, as well as dito sa kabila. Ayan. Lagi ko rin itong pinapahigpitan. Yung tornilyo na to, as well as ito minsan. Pero ito hindi pa. Itong dalawa. Kasi lagi siyang lumuluwag. Kasi ang force kasi nung motor, kapag napapalubak siya is tumaas. Tumaas itong full tire hugger. Tataas kasi yan kapag napalubak. So dito siya magkakameron ng force. Ayan. Nandito yung force. Kaya ang tendency ng plastic dito na pinagkakabitan itong full tire hugger is ayan, mapudpod. Kumbaga, gumalaw siya ng gumalaw, tapos pagdating ng panahon, ayan, napuputol na rin. Kasi plastic lang naman yan eh. And dito, sa kabila, ayan, dito man lumuluwag naman siya dito kasi nandyan pa rin yung force. Dito sa dalawang ito yung force na yan, ayan. Pag tumaas na itong puwet ng motor, ayan, nandito yung force, ayan, yung tornilyo na yun, and dito. Kaya dyan ako nagpapahigpit madalas. And after 7 months kung napag-install niyan or nag-pencil ako after 7 months is naputol na nga yun. So ano ba yung point ko dito? So ang point ko dito is, ayan, kung gusto niyo ng full tire hugger talaga and expect or maging aware kayo sa magiging result katulad nung naging result sa akin na naputol itong likod ng air filter. So nagbili ako ng part niyan sa mismong Honda para genuine pa rin. 250 pesos. Ayan, pina-install ko na rin. 200 pesos ang pa-install. Bali, gumasta sa kanya nasa 400 plus. Before, bago ako magpakabit ng full tire hugger, nag-half tire hugger muna ako. Yung hanggang dito, alam nyo, nabibili naman nyo sa Lazada or sa Shopee. And or sa Moto Part Shop. Ayan, nagpakabit ako noon. And, ayan, pasok pa rin talaga siya ng putik pagdating dito and dito. Tapos pumapasok pa doon ang worst kapag sobrang putik ng daan. Yan, sa loob ng makina. Talagang pumapasok yan. Pagdating sa tambucho. Kaya, nag-decide ako na kahit ganun yung result na nagpapahigpit or laging naluwag. Pero hindi naman laging-lagi, ano. As in, kapag nag-long drive ka lang at laging nalulubak yung motor mo, mabilis talaga siyang lumuwa. So, ayan. So, kaya yun yung pinaka-disadvantage nung half-tire hugger. Talagang pasok pa rin. Tapos, nung nag-full-tire hugger na ako, ayan. Sobrang smooth, talagang nandito lang yung dumi. Kung magkameron man kakaunti ilang, talsik-talsik lang. Pero talagang magiging malinis yung loob ng makina mo dito. Unlike kapag naka half tire hugger ka lang. Pero kapag naka full, okay na okay. So ayun lang yung na-experience ko pagdating dito sa full tire hugger. And sana nakatulong yung video na yon para makapag-decide kayo kung magpapakabit ba kayo ng full tire hugger or hindi or half lang. So sana nakatulong yun, ano? So, sulit pa rin naman talaga ang full tire hugger. So, ayun lang. Stay safe and God bless.